bakit kayo nag-break ni James Reid? Hi everyone, this is Crystal and welcome to my channel! So yun guys, so makikita nyo naman sa title, ano, my first vlog, and yung title is Q&A. So, no, kung matatandaan nung iba sa inyo, last Saturday, nag-story ako, and then, naghingi ako ng, sabi ko, ask me anything, sasagutin ko. Kasi, sino ba rin sa gusto? Pagkawagawa ng channel, sino ba ito nagkakalat sa YouTube? Hindi, bali, ginawa ko lang din tong YouTube channel na to kasi para sa request ng friends and yung mga tao talaga, hindi ko sila kilala personally. Pero, nagme-message sila saying, ate, gawa ka ng channel. And then, sabi ko, oh ano, why not? Pero, ako talaga kasi, madaldal kasi ako, madaldal. Yung friends ko alam nila, sobrang jolly ko. And then sakay-sakay lang ako sa trip. Lalo pag pareho tayo nung vibe na kalog ka, eh ganoon ako eh kalog. Nagkakasundo talaga kami kaya sabi ko, "Oh, ano, ba't ako gawa ng YouTube channel kasi para sa inyo sa akin. Gusto ko nag-share ng katatawanan, share ka ng happiness dun sa ibang tao." And then so far naman, yung pagiging ganito ko, natutuwa sila, ewan ko. Tuwan-tuwa sila, alaki na lang akong pinagtripa. Tapos ako, sakay-sakay lang. That's why I created this YouTube channel. Ayun, thank you din. Nagti-thank you din ako kasi nung nag-story ako nun, sabi ko, ask me anything. May mga nag-message talaga, friends. Oh, automatic yun, friends. Puro kalokohan nga pinagdadala nila eh. Ngayon, yung mga hindi ko kala talaga kilala, nakakatuwa kasi feeling ano, feeling. Sabar, gano'n. Kasi, nagsasend talaga sila ng, ano, ng tanong, and parang, wow, thank you, gano'n. Sige, sabutin ko to dun sa vlog. So, let's start this vlog in 3, 2, 1. First question. Ilang taon ka na po, ate? I'm 22. Yun, turning 23 next year, January. Next! Ano pong height nyo? Actually, hindi kasi ako... Hindi ko alam talaga yung height ko yun. Oo. Totoo yun. Totoo, hindi ko alam. Kasi nasa office pa ako. Siyempre, di ba may mga medical ganun. Sasabihin sa akin nung sa clinic. 5'5". Ah, 5'5 pala ako. Ganun. Tapos, pag... Mapupunta naman ako, pare, may check-up, ganun. Pag measure nila yung height ko, 5'6". Sabi ko, ano ba talagang height ko? Tapos, yung iba kong friends na, di ba man ganun yung pare, mas medyo maliit sa yung friend mo. Tapos sabi niya, ano height mo? Sabi ko, 5'5". Oh, 5'. Sabi niya, ha? 5'4 na ako. 5'5 ka lang, ganyan-ganyan. Pero, yun, hindi talaga ako particular. Pero, sa tingin ko, parang nasa 5'6", ganun. Oh, ganun yung height. 5'6 and a half. Hindi ko talaga sure. Next question. Hala! Ang baboy nito! Okay. Ano mo yung question? Bakit kayo nag-break ni James Reid? Yari, ayaw kong mabash dito. Yun. Ano lang to ah. Kasi nga, gaya na sabi ko sa inyo kanina, kalog ako and then sakay ako lagi sa trip. Okay. Nangyari to, itong ganto-gantong James Reid na to. Ah, ano kasi ako, Jaden fan. Jaden fan. 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 Jaden. Eh, lagi kong gano'n, lagi kong sinishare yung photo ni James, ganyan-ganyan. Stunto kasi ako sa kanya, and then kay Nadine, no? Ngayon, nag-start yun nung review day. So, syempre, bilang mga bored na sa pag-aaral, drain na sa aral,
Yun. Libangan namin magbabarkada nun. Magkwentuhan ng, wala, yung kwentuhang nakakatawa. Para lang ba ma-lighten yung mood? Kasi parang puro na lang kami aral. And then, nakakaantok. Nakakaantok yung ganun, di ba? Yung parang, yung buong paligid mo ang tahimik. And then, parang puro nag-aaral. So, sige, pahinga muna tayo. And then, yung pahinga namin, chit-chat. Ganyan. Okay, so para maka... malaman nyo, magka-idea kayo. Ano ba itong sinasabi kong James Reid, ganyan-ganyan. Ito yung video. Panoodin nyo. Ako sabi niya sa akin, handa daw siyang i-let go ang kontrata niya sa Viva. Ay sabi ko, ituloy mo na lang kasi wala kang makapakalasa. Wala ka lang. Oo. Kasi hindi na lang kasama sa kanya. Kaya din na lang siya. Ay! So, yun. Yun yung story ni James Reid. Okay. Diba? Para kasi sa akin magbabarkada. Tawang-tawa kami doon. Ewan ko kung ano sa inyo. Pero, alam niyo naman, diba, magbabarkada. May sarili-sariling mundo. So, yun yung story ni James Reid. Wala lang yun. Mga, ako talaga, sakay-sakay lang ako sa trip nila. Kasi, tawang-tawa din naman ako sa sarili ko. Pero, na, wala. Parang, iba kasi din sa feeling yung napapatawa sa mo sila sa mga kalokohan mo, ganun. And, yun. Wala na akong masabi. Basta ayoko lang mabash. So, yun lang. Yun lang yung kwento ni James Reid. Next question. Nakailang boyfriend ka na ate? Charing! Oo, joke. Tunay yun, isa lang. Hindi ko siya ex ha, kasi that's my Ivan. So, paalala ko sa inyo, Ivan, he's my boyfriend since 2012. So, eight years lang namin last week. So, wala akong ex. And, ayoko magkameron. Oh, masaya na ako. Happy na ako. Ayoko magkameron. Ayoko. Lord, Shanna. Please, Shanna. Next question. Biggest decision that came out to be your biggest regret? Bago ako mag-create ng decision, ang ini-input ko sa sarili ko is dapat yung decision na yun, pag-iisipan ko ng madaming beses bago ko umoo or humindi. Kasi, dalawa lang yan eh. Yung decision ko, it's either okay, magiging maganda yung result, or pagsisisihan ko. And yun yung ayoko, yung pagsisisihan. Kasi, syempre, sino ba namang gustong, di ba, gagawa ng decision, tapos at the end, magsisisi. Hindi. And then, yung, ito, isa talaga sa ginagawa ko, pag medyo nahihirapan akong gumawa ng decision, nagpipray ako. Pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, eto, may bago na naman akong decision na gagawin.
para sa akin po to, salamat Lord, ganun. Pero kung hindi po, please, paramdam niyo po sa akin na hindi para sa akin to. Hindi ko dapat gawin, hindi ko dapat ituloy. Ayun. And then, yung napapansin ko, pag gumagawa ko ng ganun, yung ganun yung decision, dalawa lang yung nararamdaman ko. And I think, para sa akin, yun na yung way ni Lord para ipakita sa akin yung decision ko, yung dapat kong piliin na decision. Ano ba, yung karamdam ko, pag yung gusto kong, yung dinideside ko na bagay, pag feel ko na magaan siya sa dibdib. Magaan siya sa dibdib. Parang sa akin, yun na yung way ni Lord para sabihin na, go. Do it. Ano? Pero pag yung mabigat talaga sa dibdib, parang, ano mo yung, di ba may mga ganong instances na, parang nag-50-50 ka dito sa bagay na, alam mo naman siyang may, yung parang may positive ka makuha sa kanya, pero naiisip mo din na mayroong 50% na, alam mo may chance na hindi, ganon. Ano talaga, every time na gusto kong i-push yun, yung decision, parang ipaparamdam sa akin ni Lord na, parang ang bigat ng pakaramdam ko, ganon. So, yun yung sinusunod ko. And ilang beses na yun nangyari, I swear talaga. Ilang beses na yun nangyari, and then, yun. Yun yung mga ginagawa ko dati sa past decisions. Life, relation, love life, family, finances, work, yun. Lahat yun, kinonsider ko yung feeling na yun, yung mabigat ba, and then, kung medyo magaan sa pakaramdam mo, go for it. Para sa akin yun ha, so, hindi ko alam kung sa iba ganun din ba yung feeling nila. Pero ako talaga, in all my decisions, I think kung di lang twice, thrice, kahit ilang beses pa yan. And then I pray na, Lord, if akin to, please give it to me. Kung hindi po, I know you have better plans. Next question. Best achievement as of now. Para sa akin siguro, best achievement ko, yun, nakakapag-work ako ngayon. Aside from the, pumasa ako ng board last, ano ba kayo, 2020? 2 years? 2 years? Limutan ko na. 2 years lang, limutan ko na. Yun, isa sa greatest achievement ko yun. Siyempre, makapasa ka ng board, sobrang malaking fulfillment na yun sa'yo, diba? And then yun, yung magkatrabaho. Kasi yun talaga yung dream ko eh, magka-work so I can provide for my family. Yun yung para sa akin I consider it an achievement. Okay, next question. What is your most embarrassing experience in life? Embarrassing. Naalala ko na. Ako talaga, parang every time na maaalala ko to, nahihiya ako eh. Parang pinaka-nakakayang nangyari sa buhay ko. Tanda-tanda ko siya, first year high school. Oo. Pupunta kami ng simbahan nun. Kasi, sorry ko lagi ako lumulunok kasi. May acid kasi ako sa, ano, yung acid ko sa chan, ganun. Parang, huwag niyo naitindihin yun. Ngayon, yun, papunta kami nun sa simbahan, tanda-tanda ko yun, kasi magkukumpisal kami, ayun. Ngayon, yung nasakyan naming jeep from school, papunta doon sa simbahan, sobrang liit. Hindi lang siya maliit na, pero para sa height ko kasi, maliit siya, and then makipot yung daanan, yung aisle, yung daanan ng jeep yun. Ngayon, nandun kami sa may likod ng driver na kaupo, ganun. And then, sobrang punong-puno ng jeep. Ngayon, nung pababa na kami, papunta ng simbahan, syempre, siksikan nga, ganun, tapos ang kipot-kipot ng daanan palabas. Yung babae, dun sa pinakalikod ng jeep, may daladala siyang bayong. Yung bayong, yung lalagyan ng kulay ba? Baling kalim palengke. Ayun. So, yun nga, di ba, mababa yung jeep. Ako, mababa yung legs ko, ganun. Ngayon, sumabit yung pa ako dun sa handle nung bayong. So, ang tendency, kasi, syempre, panghuli na siya, di ba, nakaupo. So, ang papatakan ko talaga nun is, kalsada na. So, nakagano talaga ako. Dapang-dapa talaga. Tapos, syempre, naka-school uniform, kapwa, then nakapalda, kakahiya.
As in, alam mo, tawang-tawang-tawa talaga ako ng sarili ko na naiiyak. Kasi ang sakit ng tuhod ko, and then puro sugat na siya. Tapos ngayon, nakakatawa kasi yung pinatakan ko, katapat niya, isawan. Eh, ang dami nag-iisaw, nakakahiya. Tapos, doon pa ako natawa kasi yung mga tao, nag-stop ng ano, ng... Tatandaan to ng high school friends ko, yung mga kasama ko nun. Nag-stop yung, parang nag-stop yung mundo ng mga nasa isawan. Ito kasi ko yung subo ng isa na. Na-stop, tingin siya sa akin. Depending yung pagsubo niya ng isaw. Tapos, sobrang kahiya, nakailang mura ko nun. Bago talaga ako nakapag-umpisa, nakailang mura ako. Kasi, syempre, nakakahiya ba na... Tapos, suot... Syempre, nakapalda lang ako nun. Suot mo pang short flower, puro flower. So, yun. Yun lang naman yung pinaka-nakakahiyang nangyayari sa buhay ko so far. Okay, next question. How do you handle your relationship kahit na most of the time hindi kayo magkasama? Huli kong uwi dati nung Batangas. I think first week ng March. March, oo. Ngayon, naabutan ako ng lockdown. And then, hindi na ako naka-uwi ng Batangas. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako umuwi ng Batangas. Kasi, ayoko. Kasi baka mamaya, carrier pala ako, ganun. Tapos, syempre, ayoko umuwi sa family ko. Then, dun sa family ni Ivan. Kasi, syempre, may mga bata din dun. Para lang ba safe, ganun. Pero, ayun, noong October 4, nagkita kami, kita kami saglit lang ni Ivan. Kasi, anniversary naman namin. Yun, sunod na lang namin yung protocol din. So, na... yung mga pinuntahan namin. Pero, ano naman sarili ko. At, thankful naman ako na wala talaga akong nararamdaman. And I'm okay here in Manila. Ayun, how do you handle your relationship? Hindi ko pala nakala ko yung pinaka-tanong. For me, pinaka-effective. Pag parang LDR na, LDR na ito makonsider, no? LDR na din. Communication. Pero actually, parang hindi din naman kami siya nag-communicate. Parang update-update lang. Good morning, and then, pag nagising, kasi si Ivan, call center agent. So, gising ko, uwi niya, tutulog siya, ganun. Parang hindi ko din siya nakakausap. Yun lang talaga, communication. And then, ewan ko ba, nasanay na din kami na, kahit hindi kami masyado nag-uusap, okay kami, oo. Na, kahit update lang, na kumain na ako, nakauwi na ako, parang malaking bagay na yun. Good thing na din yung mature yung thinking namin both. Kasi syempre naman, sino ba na, para, baby, video call tayo, baby. Dali na nga sa work, tagod na. Mag-video call ka pa. Hindi. Ayun, so parang, ewan ko sa other couples, pero yung nag-work sa amin, kahit less yung communication, nagkakausap lang kami weekends, kasi yun yung off niya, and off ko din. Then, yun, nakakapag-video call kami, nakakapag-text, pero pag weekdays, update na lang. Yun lang, hindi ko talaga alam kung paano nag-work sa ibang couple pag LDR. Pero alam ko, communication. Pero parang hindi naman consistent yung communication sa amin. Pero okay lang kami both doon. Ewan ko, siguro sa tagal namin na immune na din kami sa away, hindi na kami masyado nag-aaway. Parang kung may hindi man pagkakaintindihan ba, i-work out na lang agad namin. Kasi ang hirap, di ba ang hirap mag-away sa ano, pag hindi kayo magkasama. Kasi pag kasama kasi kayo, parang mas nakapag-usapan yung ganun. Eh ang hirap sa text kasi, syempre, it's just a plain text. Tinype mo, sinend mo. No emotions. Parang, okay na kung call. Kasi na, yung boses mo, it can tell your emotion. Kung galit ka, kung happy ka, kung okay lang, ganun. Pero pag text kasi, hindi mo alam yung tono. Kaya, minsan dun kami nag-away na, galit ka na naman eh. Hindi naman ako galit. Kasi, awan ko. Siguro na-trauma na din sa bunga nga ako sa Ivan. Kasi, mabunga nga kasi ako, pero hindi ako galit. Oo. Parang, minsan nga tinasabi niya, sabi ko sa text sa kanya, hindi naman ako galit. Ganun. Sabi niya, ay sorry, naririnig ko yung bunga nga mo. O, diba? Na-trauma. Eh, yun lang. Eh,
sabi nga nila, parang doon boring ng love life ko. Hindi kaya. Ganun lang talaga kami. Lang, give a time. Pero, kung yung time na yon is, mas may importante talaga yung partner mo. Intindihin mo, ano? Ano lang naman yan eh? Unawaan. Intindihan. That's one of the secret para magtagal kayo. Okay, next question. Nag-cheat na ba BF mo sa'yo? O ikaw ang nag-cheat sa BF mo? Paano mo nahahandle yung pain na binigay niya mo sa'yo? Never. Walang ganung ano sa amin. Yung mga away namin, wala namang ganun dahil sa ganung bagay ba ano. And that's one thing na thankful ako. Thankful ako kay Lord kasi Ivan is totoo talaga. Totoong he's a man enough for every action. Mabait kasi siya. Oo, mabait. Nakikinig, ganun. Thankful ako kasi sa 8 years namin, walang ganun. Wala naman doon akong binigay sa kanyang ganun sakit ng ulo. Wala. And ngayon, yung paano mo nahahandle yung pain na binigay niya sa'yo, masaya. So, I consider this as, kasi nga walang cheating, ganun. So, I consider this as, sa mga away, yung pinakamatinding away. Paano ko nahahandle? Wala. Iyakin kasi ako. Hindi iyak na lang, ganun. Tapos, yun, pag-uusapan namin, i-worry ka. Nga, syempre, pag may hindi kayo pagkakaintindihan, pag-usapan nyo. Kasi, kaya kayo nag-aaway, kasi, may hindi na kayo nagkakatugma ng mga point of view nyo sa relationship. Kailangan nyo pag-usapan yung differences na yun. Para ma-work out, hindi siya lumaki, and then, malay nyo, yung nangyaring yun, di ba? Syempre, gano'n naman. Lagi kayong may lesson doon na mapupulot para sa relationship. Ayun, so next question tayo. Lang. Okay ba yung makeup ko? Hindi kasi ako marunong mag-makeup. Naisip ko kasi ngayon na mag-shoot na din ng kailangan ko for self-shoot, for secret care. Kaya sinabay ko na din yung pag-vlog ngayon kasi medyo kasi syempre pagkatapos ng work gusto ko na din ng pahinga. So ito para isahan na lang din. Kaya, taray, may highlighter. Okay. Next, ano pong mga product ginagamit niyo po sa mukha niyo? Yun. So, honest naman ako sa mga pinopost ko about secret care. I'm really using it. Ano? Pakita ko sa inyo. Wait lang. Sabi. Eto. Nakikita na yung towel ko. Eto. So, okay pa tayo. Ato, so, kaka-receive ko lang ng PR package ko ulit ngayon. So, ito yung ginagamit ko talaga sa mukha ko. Okay. So, walang halong keme-keme yung pinupost ko. Ginagamit ko talaga siya. Oh, kasi, why not, diba? Support local and then let's try. Kasi, ako, gusto ko din na mag-skincare. And then yung last, ato. Oh, diba? May picture ko pa. Nakikita nyo ba? Ayaw mag-focus. Ah, ganda ka, girl. Ayaw niya talaga. Mm. Ayan. So, maintenance set. So, sinend nila ito sa akin. So, ito yung makikita nyo, yung in-upload ko. Yung 10-10. Ayan, yung nakasulat ito. Actually, totoo talaga yan. Madaling ma-irritate yung skin ko. Lalo sa... yan. Kasi nakailang check-up na ako, contact dermatitis, ganyan, sabi ng derma. Dahil yun sa mga harsh, hindi naman, yung balat ko, madali siyang ma-irritate pag naging in contact ako sa nakaka-trigger ng allergies ko. So yun, syempre, nalungkot ako noon kasi, iba naman yan, kala mo naman, hindi naman ako mayam para mag-ganon-ganon yung balat ko eh. Medyo, kasi syempre, check up yung pang lahid-lahid pa, ganyan. Medyo mahal, ganun. Kaya ngayon, nag-worried na ako kasi sabi ko, wala pa na yung, kasi nag-skincare talaga ako dati. Nung
hindi pa ako nag-contact dermatitis. Ngayon, na-stop ko yun kasi sabi nung derma ko, baka allergy ka dun, medyo harsh. So, palitan mo muna ng mild. Ngayon, nung naging brand ambassador ako nito sa Twitter, so I tried it. Kasi, syempre, paano malalaman yung isang plano kung hindi mo na-try, diba? So, yun nga. Yun, nung na-try ko siya, hindi talaga nag-trigger yung allergies ko. So, sabi ko, wow. Parang finally, kasi ang hirap maghanap ng... Tapos ang mamahal pa, diba? Bibili ka, tapos hindi din pala mag-work for you, so sayang. Buti na lang, eto. Maganda talaga siya. Hindi niya, ano. Pero ngayon, yan, medyo nag-break out ako lang. Ganyan po, boy. Kasi, monthly period. So, yun, pakita ko na lang din sa'yo. Insert ko na lang din ito para... So, this is the soap. Next thing, after you wash, ito. Yan. Favorite ko talaga to kasi, ano siya, ang bango niya, amoy Victoria's Secret. Oo. And then, malamig siya sa mukha. Kaya, sobrang favorite ko to. Next. Toner. Yes, toner. Actually, I love their toner kasi organic siya. It doesn't sting, and then mild lang siya. And then last is their serum. Yes. This is also organic. Organic facial cooling serum. Ginagamit ko sa mukha ko. And then, what I love about it, kasi pag nagka-pimples ako, madali siya mag-dry. O, nagda-dry agad siya. And then, yung mukha ko every morning, maganda talaga, yung effect. Close yung pores mo, and then, parang nag-glass skin, na-dewy. Yun, ganun-ganun yung mga gustong-gusto ko looking. Ayan. So, if you want, you can avail Secret Care. Meron sila sa Shopee. Oo, Shopee. Pwede kayong order through Shopee. Or, pwede you can message them sa Facebook page nila. Yun yung ginagamit sa mukha ko. Okay ba? Hindi naman talaga ganun ka-perfect yung skin ko, ano, no? Kasi, syempre, high school days, dumaan din ako sa puberty na puro ganun-ganun talaga to. Doon, stressful talaga magkaganun, no? Pero, good thing, nung college, nawala na siya. Okay, last question, number 12. So, this is my, lahat naman ng questions is my favorite. Pero, ito yung parang pinaka, nakapag-reflect ako, ano? What lesson did you learn this pandemic? Madami. Oo. So, let me tell you this story. Nung nag-start yung lockdown, sobrang na-stress ako. Kasi, yung tatay ko kasi, he's a PUJ, Public Utility Jeepney Driver, sa Batangas. And yung kinikita niya doon, parang kaya yung sumuport sa pagkain nila sa everyday. Ngayon, dahil nga nagka-pandemic, so syempre, di ba, bawal bumiyahe, ganyan. So, walang biyahe. Walang kita. Yung nanay ko, sa bahay siya, housewife. And then, I have 3 siblings. Sabi ko, wala, paano na? Kasi, yung, syempre, ilang years pa lang naman din ako nag-work and then employee, hindi ganun kalaki yung sahod ko. So, sabi ko, paano yun? Paano ko siya ibabudget na na-stress talaga ako nun? Kasi, kada cut-off, eto, kailangan may alat na ako dito. Dun sa sweldo ko kada cut-off, kailangan magpadala ko sa kanila. Swerte na ako, pero ini-aim ko talaga lagi magpadala sa kanila. Pero kung hindi kaya, kasi kaya talaga may babayaran, nagsasabi ako sa nanay ko, sabi ko, na hindi mo na ako magpapadala ganyan, kasi may ganito. So, naiintindihan naman nila. Ngayon, nagkataon sa pandemic, so, ako yung may work, so, automatic, I have to give. Kasi, syempre, family ko sila, diba? Ayun. E ngayon, ang dami, I have bills to pay, monthly rent, water, yung kuryente, kailangan. And then yun nga, yung sa apartment namin,
hindi nag ano, nagbigay ng pare yung, di ba may ganun daw yung iba parang free 1 month ka lang. Pero sa akin kasi medyo naiintindihan ko din sa tita. Kasi syempre yun na lang yung business niya, yun pagkukuha niya ng pera. So, pero binigyan niya naman kami ng, hindi niya naman kami minadali na itong yung, kasi dati monthly month niya nakakabayad kami. Noon talaga hindi. Hindi talaga. So, nagpatong-patong. And then, naisip ko, paano talaga? Sobrang stress na sa akin. Ito pa ha. Tatlo yung kapatid ko. Yung isa, grade 1 noon. So, pag-graduate na naman. Graduate na naman siya noon ng graduate. Tapos na-complete na niya yung grade 1. Okay. Tapos yung sumunod sa akin, college, second year college. And then yung isa, G12. Pag hindi ako nag... Hindi alam. G12. Ngayon, tapos nalaman ko, may balance sa tuition pa yung college, yung second year college. Sabi ko. And then, sabi ko, magkano? Parang, oh my God, saan ko kukunin to? Ganon. Eh, medyo mahal pa din naman doon sa school niya kasi. Basta, mahal. Ngayon, sabi ko, saan ko kukunin yun? Ganon. Tapos, sabi ko, eto, pag ganon kasi talagang na-stress na din ako, kukunto ko kay Ivan. And then, magpe-pray ako. Lagi ako nagpe-pray. Pray na lang kayo. Lord. Yun na lang kasi. Hindi ako nagsasabi sa amin na parang na-stress ako gano'n sa money. Kasi, wala, ayoko lang. Ayoko lang parang sabihin sa kanila yung mga gano'ng matters. Ngayon, sinabi ko siya kay Ivan, and then kay Lord. Sabi ko, Lord, paano po to? Please, tulungan niyo po ako. Anon? Oh my God, medyo mahaba na tong vlog na to. Sige, bilisan ko na. And ngayon, nung, kasi iniisip ko talaga, saan kukunin yung balance tuition? Good thing, yung company namin, sobrang generous talaga na lahat time. Nagbigay sila ng hazard pay, okay? Yung nakolekta ko dun sa hazard pay, napunan niya yung balance ng tuition. Saan ko, oh my God, thank you Lord, kasi sobrang laking bagay nito. Ayun. So yun, binayaran ko yung tuition niya para walang problema. And then, hanggang ngayon, kailangan ko silang supportahan kasi wala pa din ang mga work talaga. Sabi ko, sige, gagawin ko, kasi minsan talaga, parang, okay lang sa akin kahit wala na natitira sa savings ko, ganun, basta mapadalhan ko lang sila. Kasi, parang, ang person, kikitain ko din naman ulit yan, pero yung family ko kasi, kailangan nila yun. That time talaga, yung nagsimula yung pandemic, litong-lito ka, na gusto mong maging safe sa kailangan mo ng trabaho. Diba? So, ang naging mindset ko talaga nun, pag takot ako, ayoko magko-COVID, syempre. Pero pag umuwi ako, hindi ako nag-work, anong kakainin ng family ko? Tapos ngayon, pag naman nag-work ako, malaki yung chance na magka-COVID ako. Ayan, pray na naman ako, sabi ng ganun. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin, pipiliin ko mag-work. But please guide me and my colleague every day na hindi kami tama ng COVID. Ano po? God is good. Hanggang ngayon, wala kaming naramdaman. Even, minsan napaparaning na kami kasi parang, oh my God, ba't ang init? Ang temperature ko ngayon, ganun. Tapos parang nauubo, nasipo, nasakit na lalamunan. Pero wala lang naman pala yun. Ayun. So, lesson learned ko sa pandemic is, para sa akin na yung lesson learned dun is, hindi mo talaga masasabi yung mangyayari sa mundo, di ba? Sino ba naman magsasabi magkaka-pandemic, di ba? Parang, be thankful in everything. And then, kung ano talaga, save. Lagi naman dapat ganun, di ba? Yung, lagi ka may fund, may sinisavings ka, kasi may, emergency, ganun, purpose. Kasi hindi mo talaga alam yung pwedeng mangyari. And then, ngayon ko na value na alagaan talaga yung sarili. Doble, triple pa nung ginagawa mo dati. Kasi dati hindi talaga ako nagwa-vitamins. Vitamins ko pa mga
keme-kemeng, syempre, ano, pampabeauty. Eh, ngayon, na-appreciate ko kahit nga siguro, laklaking ko na lahat ng vitamins, gano'n, sobrang tamaan talaga para immune, yung immune system mo maging malakas, no? Ayun. So, yun lang yung mga lessons learned ko ngayon. And the most important thing lesson for me, keep your faith. Ano? Keep your faith. Oo. Kasi, all throughout the pandemic, sa kanya lang talaga ako kumapit. Ano? Sabi ko, Lord, bahala na, gano'n. And God is good. Okay, okay ako hanggang ngayon. Na masaya ako na nakapag-provide ako sa family ko. Kasi nakapag-work ako kasi okay ako. So, yun lang. Yun lang. Medyo mahaba na yung vlog ko. Dikot. 30 seconds na to. Ito pa lang. So, yun. Thank you, thank you, thank you so much. Sana nagustuhan nyo. Hindi ko alam. And may napulot kayong motivational ganun. Motivation. Words. Sana kung nagustuhan nyo to, please give me like on this video and subscribe. And kung may gusto kayo or request kayong content for the next vlog, comment down below. Ayun lang. So, again, I'm Christelle. Thank you everyone for watching my vlog.